Psalm chapter 8, verses 1 to 9. O Lord, our Lord, how excellent is thy name in all the earth, who has set thy glory above the heavens. Out of the mouth of babes and sucklings hast thou ordained strength because of thine enemies, that thou mightest still the enemy and the avenger. When I consider thy heavens, the work of thy fingers, the moon and the stars which thou hast ordained, what is man that thou art mindful of him, and the son of man that thou visitest him? For thou hast made him a little lower than the angels, and hast crowned him with glory and honor. Thou madest him to have dominion over the works of thy hands. Thou hast put all things under his feet, all sheep and oxen, yea, and the beasts of the field, the fowl of the air, and the fish of the sea, and whatsoever passeth through the paths of the seas. O Lord, our Lord, how excellent is thy name in all the earth. May the Lord bless us upon reading his word. Lahat ay manalangin. Tunay nga, O Diyos, na tapat ka sa buhay ng iyong mga anak. Salamat po sa lahat ng ginagawa mo sa aming buhay, maging sa gagawin mo pa sa aming kinabukasan. Salamat po sa gabing ito na ang bawat isa ay magpatuloy sa pagkikinig ng iyong salita at pag-aaral ng iyong salita. At ang dalangin namin, Panginoon Diyos, na ang bawat isa ay mapagpala ng iyong ibabahaging salita sa amin sa gabing ito. Dinadalangin po namin si Brother Joseph Acob na gagamitin mo upang maghatid ng iyong salita sa gabing ito. Pagpalain mo, Panginoon Diyos, ang buhay niya. Ganun din, ang salita mo, Panginoon Diyos, ay siyang aming higit na matutunan at malaman. Salamat sa biyaya mo sapagkat ang bawat isa ay patuloy na gumagawa sa iyong gawain at ang patuloy na pagpapagamit ng aming mga sarili sa kalalago ng iyong gawain. Salamat po sa gabing ito, nawa ang broadcast na ito ay hindi magkaroon ng mga problema na sa ganon, Panginoon, ay makapag-concentrate ang bawat isa sa pag-aaral ng salita mo sa gabing ito. Salamat po sa lahat ng iyong mga manggagawa na ginagamit mo para sa iyong dakilang gawain. Palayan niyo po ang oras na ito hanggang sa matapos at ang dalangin namin na di lamang kami sa prayer meeting kundi sa iyong mga gawain kami po ay lahat ay naroroon. Lahat ng ito ay aming panalangin at humihingi po kami ng tawad sa aming mga kasalanan. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus na iyong anak. Amen. Thank you.
Good evening mga kapatid sa Panginoon. Tayo po muli ay dadako sa ating prayer meeting at sa pag-aaral, sa ating pagsimula sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon, tayo muna ay manalangin. Our gracious mighty Father in heaven, thank you so much, O Lord, for this privilege na kami po ay makapagbulay-bulay ng inyong salita. Inihiling namin, Panginoon, ang inyong leading, ganun din ang wisdom na nanggagaling sa inyo upang ang aming mapag-aralan ay aming maunawaan at may bahagi, Panginoon. Kaya salamat din po, Panginoon, sa inyong kabutihan, provision sa aming mga buhay sa buong linggo, sa aming pagganap sa aming mga gawain, ganun din sa paglilingkod sa inyo, Panginoon, dahil sa inyong tulong kung kaya't aming na-accomplish ang mga bagay na ito. Kaya glory and honor belongs to you, Panginoon. This we pray in the most precious name, our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Okay, good evening mga kapatid. So, our 2022 theme, makikita natin sa 1 Corinthians 15:58. Firm on the truth, strong in the faith, abounding in service. Yan po ang inaasahan ng ating Panginoon sa bawat mananampalataya, na kung saan patuloy tayong maglilingkod sa kabila ng mga hamon. Dahil gusto ng Panginoon na ang sinumang hindi pa nakakilala sa Kanya at wala pang kaligtasan ay maabot at madala sa Kanyang paanan. Okay? Sabi nga sa Kanyang salita, teach all nation, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. And lo, I am with you always. Nandyan lagi ang Panginoon. Siya yung ating katulong, no? Dahil sa Kanya ay magagawa natin ang lahat ng ito. Okay? So, ang ating March and April theme naman, declare God's wonderful works. Ngayon po, ipahayag natin kung ano ang kabutihan na ginawa ng Panginoon sa buhay natin, no, bilang testimony na kung saan especially ang ating kaligtasan. Namatay ang ating Panginoon dahil sa ating kasalanan, at dahil sa Kanyang biyaya nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Okay, so yun po na bilang mananampalataya ng ating Panginoon, ipahayag natin, no, i-declare natin ang Kanyang salita, no, ang good works. Okay, so ang ating scripture text naman ay makikita sa Psalms 91 verses 1 to 7. If you have your Bible with you, sundan niya na lang po at babasahin ko po sa inyo. Sabi dito sa verse 1, he that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him I will trust. Surely He shall deliver thee from the snare of the fowler and from the noisome pestilence. He shall cover thee with His feathers, and under His wings shall thou trust. His truth shall be thy shield and buckler. Thou shalt not be afraid for the terror by night, nor for the arrow that fleet by day, nor for the pestilence that walketh in darkness, nor for the destruction that wasteth at noonday. Verse 7, 1,000 shall fall at thy side, and 10,000 at thy right hand, but it shall not come nigh thee. Ang Diyos ay siya magpala sa pagbasa ng Kanyang salita. At ang ating proposition, God protect those who constantly abide in Him and seek to be with Him. Yan po. So, in our introduction, alam natin na napakaraming mga challenges sa ating buhay na ating nakaharap na at ating haharapin pa. But tinuturuan tayo ng Panginoon kung paano tayo mag-respond sa mga bagay na ito. Kaya
At nakikita din natin sa salita ng Panginoon kung gaano kamangha-mangha ang ginawa niya sa mga mananampalataya noong unang panahon, kagaya ni David, no? In dealings, challenges in life, na kung saan ang response ni David ay nagtiwala siya sa Panginoon. Kung kaya't dito pinapakita na tunay nga na ang ating Panginoon ay kumikilos sa buhay ng kanyang mga mananampalataya. So ganun din po sa ating buhay, na kung saan alam naman natin na hindi tayo pinabayaan ng Panginoon, especially sa ating pinagdaanan, na kung saan 2 years na pandemic, na kung saan ang Panginoon natin ay nandun ang kanyang guidance, protection, provision sa bawat isa sa atin. Kaya nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang mga wonderful works sa buhay natin. Okay po? So, who will God protect? Unang-una, no? Sa binasa natin doon sa ating text, nakikita natin sa Psalms 91 verse 1, no? He who dwells in the secret place of the Most High. Yan po ang kanyang pinoprotektahan. God protect His people. He will protect those who choose to live with Him. Those who constantly live a life close to God will receive special treatment. No? Nandun yung special treatment ng ating Panginoon. They can live in peace, serenity and security because of God's assurance that they will be protected. Okay? So, makikita natin yan. Sabi dito, kailangan na sa response natin para tayo ay maprotektahan maprotektahan tayo ng ating Panginoon. Kailangan isik natin lagi ang Panginoon. We seek to be with Him. Okay po, so the one whom God protect are the one who actively seek to dwell in the secret place of God. So we need to make the decision that you choose to be with God. Not just temporarily, but for good. It means that you make God's companionship as your permanent dwelling. I-honor natin lagi ang Panginoon. Okay po? So, yan po yung ating piliin na seek to be with God. Okay? So, the word dwells comes from the Hebrew word yasab, which means to sit down, settle, remain, and inhabit. So, nandun po yung comfort na kaloob ng ating Panginoon. Okay? So, it is something that we decide to do, not of necessity or grudge, but out of willing heart. Hindi dahil napipilitan lang tayo, hindi dahil kailangan lang natin ang Panginoon. Kapag wala na tayong magawa, saka na lang lalapit sa Panginoon. Okay po? So, dwelling in the secret place of the Most High means that we constantly seek His love, comfort, and protection. God will protect those who want to know Him better and on a deeper level. Yan po yung gusto ng ating Panginoon sa kanyang mananampalataya, na lagi natin siyang hanapin. Hindi kung kailan lang natin siya kailangan. Okay? So, compare that to those people who won't live a godly life. No? They expose their lives to many danger and unnecessary pain and suffering. People who live apart from God may prosper and earn wealth, but they will ultimately experience tragedy, sometimes in physical, emotional, and spiritual manner.
Yan po. So kapag ang isang tao ay malayo sa Panginoon, they are unprotected. But ang sinumang malapit sa Panginoon at kasama niya ang Panginoon ay protektado ng ating Panginoon. Say, ibig sabihin, nandun yung comfort, safety, na dahil nandyan ang ating Panginoon kasama natin. Okay? So, pangalawa, the secret place, makita din natin yan sa ating scripture text, doon sa verse 1. Kanina, he who dwell sa secret place of the Most High ay protektado ng ating Panginoon. Pangalawa, the secret place, where should the righteous dwell? So, he dwell in the secret place. Makita din natin yan sa Psalm 91, verse 1. Yun yung pangalawa natin na puntos. God not just shelter His people in the open court or the part of the house where people can easily come and go, but God will shelter His people in the secret place, in a private and reserved place. Yan dun ang pag-iingat ng Panginoon. He shall hide them in the secret place, thy presence from the pride of man. Thou shalt keep them secretly in the pavilion from the strife of tongues. Makikita natin yan sa Psalms 31 verse 20. Tingnan nyo na lang po sa inyong Biblia. Yan po ang pag-iingat ng ating Panginoon. Kapag ka ikaw ay nananahan sa kanyang secret place. Okay po. So, nandun po sa verse 4 in our text. Pakibasa nyo na lang din po na kung saan nandun yung protection ng ating Panginoon. He protects us from hidden danger. Na kung saan makikita natin din sa verse 3, God is declaring that He is able to save us from hidden danger. He can shield us from the destruction that we threw never existed. Kasi may mga bagay na hindi natin nakikita, pero ang proteksyon ng Panginoon pala nandyan. No? Sa kanyang salita, pinapadala niyang kanyang angel para protektahan ang bawat mananampalataya. Biruin mo yun, hindi natin alam ang wonderful works ng ating Panginoon. But dito sa kanyang salita ay kanyang pinapahayag sa atin na He protected us from hidden danger. Okay? So, pangalawa, God protected us from open danger. Sabi niya, can we see that God protects us from the destruction that lays waste visibly and openly, whether the danger comes from pestilence or war? We can have the peace of mind that God shall help us through this danger. Hindi tayo mag-aalala, hindi tayo mag-alinlangan. Dahil nandyan yung ating Panginoon, He protect us. Okay po? So, pangatlo, God protect us from diseases. No? Kagaya sa panahon natin nga, pandemic. No? Nandun yung ating Panginoon to protect us. Hindi niya tayo pinabayaan. No? Sa mga diseases. No? Pestilence may march around you, but it will never come near you. Biruin mo, hindi makalapit. God has power over these diseases, and you may see its deadly effect, but it will not harm you. Hindi ito makapagpanakit or hindi ito makapinsala sa atin, dahil nandun yung protection ng ating Panginoon.
in his secret place na kung saan ang bawat isa sa atin ay nananahan sa secret place ng ating Panginoon. Yun po. So, a secret place can also mean a difficult place to find. It is something that is not known to most people. The place is so hidden that it takes a lot of effort, energy, and sacrifice for a person to find it. The secret place isn't reserved for those who, not knowing Christ as their personal Lord and Savior. At hindi din ito para sa mga taong hindi pinapahalagahan ang kanilang Creator. At hindi pinapahalagahan ang salita ng ating Panginoon. Okay po? Thus the righteous should exert every effort. So bilang mga mananampalataya, tayo ay kailangan nating pahalagahan at tawag nito, pagsikapan, no? Para mahanap natin ang place of refuge, which is the secret place. Okay po? So, while searching for this secret place can be difficult, you and I can be assured that once we found it, we can look back and tell ourselves it was all worth it. Dahil anumang mga hirap, anumang sacrifices na ating hinarap, hindi ito mabayaran ng anumang halaga na kung saan ang ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon ay eternal life. Yun po yung destinasyon na kung saan kahit sino man ay hindi niya mahahanap kung hindi niya makilala ang ating Panginoong Hesukristo. Okay? So, yan po. So, dapat na bilang kanyang mga nanampalataya, kailangan natin pagsikapan. No? Ang lahat ng bagay na ito, even na sa kabila ng mga hamon, tayo ay magpapatuloy dahil alam naman natin na ang Panginoon natin ay matapat sa kanyang mga pangako. Nandyan siya to protect us, no? Sa mga bagay na hindi natin nakikita, no? From our enemies. Okay? So, God does not test us because He wants us to suffer or prevent us from obtaining eternal life, but He does that to help us develop a godly character needed to stay with Him no matter what happened. We still trust Him. Yan po ang gusto ng ating Panginoon, na lumago tayo sa ating pananampalataya sa Kanya. Anumang hamon sa buhay natin, patuloy tayo sa ating katapatan sa ating Panginoon. Okay? In short, secret place is reserved for those who love God and trust and obey Him in Christ Jesus. It's simply a life of continually fellowship with God without the need to be seen by others as spiritual. Okay? So, yan po yung pangalawa. Pangatlo, who owns the secret place? Walang iba kundi the Most High, our Lord. Okay? The secret place is guarded by the most powerful, supreme and almighty being. No one can breach its defense. Absolutely, wala. Kahit sino. Okay? So, in Psalms 47 verse 2, if you have your Bible, pakibasa nyo na lang din po. Because He is rule
sa lahat, no? Even and the universe. Siya po ang nag may authority. Okay po? So for the Lord, Most High is terrible. He is a great king over all the earth. There, walang duda, di ba? God's secret place is the safest place in the universe. Dahil siya po ang may authority sa lahat. Siya yung namamahala sa lahat. Ibig sabihin, siya yung may kapangyarihan sa lahat. He is Lord of Lords, King of Kings. At ang ating Panginoon ay everlasting, eternal, ibig sabihin. Okay? So, he show, makikita natin how God protect his people and how his people live their lives with the incredible confidence in fact that God shields them from harm. Yan po. Protektado. No, ang sinumang ang sinumang mananampalataya, no, na mayroong tiwala sa ating Panginoon. No? So ating makikita 'yan, ano ang pinoprotektahan, God protect you from fear, unang-una. Sabi dito, God will not just protect you from the evil but also from the fear of evil. Whatever time of the day, whether it be night or noon day, God will protect us, whether we lay down to sleep at night or walk under the sun. God's shadow will always be with us, shielding us from danger. Yan po, makikita din natin sa ating text sa Psalms chapter 91 verse kung saan 4. Yan, makikita din po natin yan. Ang protection ng ating Panginoon from fear. Protect you from enemies, na kung saan ang Panginoon ay nandyan lagi. No? So, yun po ang assurance na kung saan ang bawat mananampalataya ay mayroong confident para harapin yung mga bagay na ito, dahil ang Panginoon ang siyang kumikilos. So, pangalawa, sabi to you, God protect you from your enemies. God is our refuge. No? Siya yung ating kanlungan. So, ibig sabihin, siya yung ating takbuhan lagi. No? Parang tatay. No? Sumbungan natin lagi siya. God cover us with His shadow and His feathers will He will cover us so that our enemies won't see us. He has hidden us in His secret place where no one can near without His permission. Yan po. So, ibig sabihin na ang ating Panginoon, He protected us. He never allow sa mga bagay na tayo ay mapasama. No? Pinoprotektahan tayo ng Panginoon sa mga bagay na ikasasama natin. Kaya ang Panginoon ay ang kanyang salita ang siyang nagpaalala sa atin lagi na kailangan lumapit tayo sa ating Panginoon lagi. Magtiwala tayo sa Panginoon, kagaya sa ginawa ni David na napakaraming hamon, mabigat na hamon si David na hinarap, but sabi ni David sa kanyang salita, God is always mapagkatiwalaan, dahil siya mismo ay nagtiwala sa Panginoon, at ito ay na-prove na mismo ni David. Kung kaya, yun po ang example na dapat natin gagawin. At mismo ang Panginoon ay siyang nag-i-encourage sa atin. Makita natin sa Joshua 1:9, God is always with us. Kasama natin ating Panginoon.
At ganun din sa Isaiah 41:10, God says, "Fear not, for I am with you." So, ano ang gagawin natin? Sabi ng Panginoon, "Be strong and courageous. Do not fear. Dahil kasama mo ako." Magtiwala. Ibig sabihin, ang lagak natin ang tiwala natin sa ating Panginoon. Dahil ang Panginoon ang siyang may kakayahan. No? Dahil nga siya yung may authority, siya yung may control sa lahat, He never allows everything na makapanakit sa atin. Okay? So, dito na kung saan ang Panginoon ang may makapangyarihan sa lahat, sa Kanya tayo magtiwala. So, ang ating reflection, are you striving to dwell in God's secret place? Yan po ang tanong, kayo lang po ang makasagot niyan. Pangalawa, are you constantly looking for ways to stay close to God? Pangatlo, do you have that yearning to be on God's side every single moment of your life? Yan po yung mga katanungan sa reflection. So I hope your answer to this question is yes, and if not, then let us change the way we live by God. God is eager and is more than willing to take care of you. All you have to do is stay in God's secret place and be at peace with Him. Yan po. So, and our conclusion, because of God's wonderful work in our life as believers in Christ, we must choose to be with God. Okay? Yan lamang po mga kapatid. Ang Diyos ang siyang magpala sa lahat. God bless and good night sa lahat. Proverbs chapter 3 verses 9 to 10. Honor the Lord with thy substance, and with the first fruits of all thine increase, so shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine. Salamat po Panginoon Diyos sa natapos na iyong gawain sa gabing ito. Salamat sa oras na ito na kami po ay magbibigay puri sa inyo sa pamamagitan ng aming mga tithes, ang offerings namin, aming mga love gifts, ganun din ang mga missions, mission funds, building funds. Lahat na po ng mga salaping ito, Panginoon Diyos, ay pasalamat namin sa iyo sapagkat kami, Panginoon Diyos, ay pinagkakatiwalaan mo sa aming mga hanap buhay, ang aming mga trabaho, maging ang mga negosyo ng mga kapatiran, ay patuloy mo, Panginoon, na pinagpapala. Salamat po sapagkat ang mga biyayang ito ay lahat galing sa iyo. At dalangin namin, Panginoon Diyos, na lahat ng salaping ito na nalilikom ay maging kagamit-gamit sa iyong mga gawain. At ganun din, marami pa ang maabot na kaluluwa na hindi pa nakakilala sa iyo, Panginoon Jesus. Salamat po muli sa pagpapala mo, pagpalain mo ang buong kapatiran na patuloy na at masaya na nagbibigay sa iyong mga gawain. Lahat ng ito po ay aming pasalamat sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Kristo Jesus. Amen.
Muli, Panginoon Diyos, nagpapasalamat kami sa iyong mga salita sa gabi ito. Ang dalangin namin na magpatuloy ang bawat isa sa pag-aaral ng iyong salita sa aming mga tahanan. At patuloy kami, Panginoon Diyos, na magsaliksik ng iyong salita. Nang sa ganoon ay higit ka namin makilala at kami, Panginoon Diyos, ay magpatuloy na magtiwala sa iyo. Bagamat marami po ang nangyayari sa kapaligiran sa panahon ngayon, alam namin, Panginoon Diyos, na mga bagay na ito ay kontrolado mo at iniingatan mo ang iyong mga anak. Salamat po sa lahat ng biyaya mo. Magpatuloy kami, Panginoon, hanggang sa Sunday ay handa po namin aming mga sarili muli sa pakikinig at pag-aaral ng iyong salita. Palayin niyo po ang patuloy na gumagawa sa lahat ng programang ito, mga may parts sa program, ay pagpalain mo, Panginoon, mga buhay nila. Salamat po muli, Panginoon Diyos, sa darating pang mga araw. Ang dalangin namin na magpatuloy kami na mag-pray sa bawat isa at nasa ganon ang aming mga buhay bilang isang mananampalataya ay nagpapatuloy na lumago at nagpatuloy na mag-mature, Panginoon. At lahat ng ito ay aming samot na langin sa matamis na pangalan ng Anak na si Kristo Jesus. Amen.